Ano yan, Nay? Ito yung kamuting kahoy na dinunot ko kanina. Ang gagawin natin dito, merindahin na lang natin ito kasi walang ulam eh. Yan, gawin natin ulam yan. Ano? Ano gagawin dito para maging ulam to? Wala ka bang alam? Hindi alam ako dito yung mix natin sa bagong alamang. Tapos? Pwede kaya yun? Pwede yun. Sige, anong gawin natin ngayon? Lajarin muna natin ito. Ayan mga kadumgot! Tapos na natin balatan itong ating kamuting kahoy. Ayan. Dadalhin natin siya sa kubo at doon na natin siya yayadyarin para maging ulam. Ating puti ang ating kamuting kahoy. Ngayon, ang gagawin natin, babrasan natin itong ating yadyaran. Ayan mga katumgots, tara, punta na tayo sa kubo. Hello mga katumgots, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aming channel, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at paki-indot ka rin yung aming notification bell para updated kayo sa aming video. Mga katumgots, ang lulutuin nga pala natin ngayon ay kamuting kahoy. Yayadyarin natin siya, gagawin natin siyang bula-bula. Ito na siya. Yan. Umpisa na natin itong pagyadyad. Ay, shit. Naghugas na rin po ako ng kamay. Sabon na sabon. Diba, ang talas sa mga yadyaran. Kaya dandahan lang, baka madali ang kuko at saka yung laman. Nakasali dito sa pagluto natin ng bula-bulang kamuting kahoy. Yan mga katumgots, matatapos na itong ating pagyadyad ng kamuting kahoy. Yan, yan na siya sa ilalim, parang ginadyad nga cheese. Yan, dali mo natin ito dito sa kabila. Yan mga katumgots, pipiga natin siya ng kunting piga lang para hindi siya buhaghag mamaya pag linuto na siya. Malinis na rin itong ating pisnit. Kunting piga lang. Ito yung ating pangrikado sa ating niyadyad na kamuting kahoy. Nakanda na yung sibuyas, bawang, saka itong pamintang durog at lalagyan din natin ng magic sarap para lalong sumarap. Ayan, hiwain na natin yung sibuyas. Ang gagawin natin dito, ihahalo natin lahat ng mga rekado, pati na yung itong ating bagong alamang. Yan. Makatunggot, naghuhugas uli ako ng kamay ha. Yan. Tapos sabay na natin itong ating rekado. Tapos, bubuduran natin siya ngayon ng pamintang durog.
Yan, tama na. Tapos isusunod natin itong ating magic sarap. Yan, tama na rin yan. Baka lalong sumara pag inubos natin yung isang ano na yung balot. Mga katumgots, bibilugin na natin siya. Yan. Yan mga katumgots, ready na itong ating apoy. Ang gagawin natin at isasalang itong ating kawali. Yan siya. Ngayon, antayin lang natin siyang uminit. Malakas talagang hangin, oh. Ayan! Mainit na itong ating kawali. Itong ating ginagamit na mantika, ito yung pure coconut oil. Kahit tatlong bisis pa siya gamitin sa pagpeperito, hindi pa rin siya umiitim. Ganun siya ka gandang gamitin. Ayan, buhusan na natin itong ating kawali. Mga katumgots, mainit na itong ating mantika. Ngayon, pepiritohin na natin itong ating bulabulang kamuting kahoy. Ayan. Diba, napakalino ng mantika. Yan ang mantikang pure coconut oil. Kahit tatlong bisis pa natin siyang pirituhan, hindi siya umiitim. Ganon siya ka pure na coconut oil. Kaya subukan niyo ito mga katumgots, itong aming ginagamit na mantika. Hanguin na natin itong first bat. Ito, luto na siya. Bulang-bula na. Yan mga katumgots, maluluto natin itong ating linuto. Tingnan nyo mga katumgots, yung mantika namin na pure coconut oil, hindi nagbago ang kanyang kulay, ganun pa rin. At talagang mabango itong aming linuluto mga katumgots. Amoy pa lang, ulam na. Yan, hanguin na natin. At magpapakulo ako ng tubig. Gagawa rin ako ng kunting sabaw. Gugulay tayo ng malunggay at saka saluyot. Kahaluan natin ng pinaksiw na galunggong. Naluto na itong ating bulabulang kamuting kahoy at mayroon partner. Siyempre, nagawa rin ako ng sabaw, malunggay, saluyot at saka espinak. Yan, bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo sa Diyos. Maraming salamat o Diyos sa mga biyayang tinanggap namin sa araw-araw. At ganoon din po ang lakas na pinagkaloob mo sa akin anak na nakayanan niya yung pagbiyabiyahe sa malayong lugar. Pag-clean ng kanyang damo. Salamat po, O Diyos. Doon din, pagkain, bendisyonan niyo po, mapatuloy pa, magbigay ng lakas sa aming katawan. Magamitin namin po sa aming pangarap ng kawain. Salamat sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tara, katumgots, kain na tayo. Ito yung aming bulabulang kamuting kahoy. Ito siya. Cheers! Yan, di ba? Tikman na natin. Wow, napakasarap. Lasang-lasa yung lahat ng mga Ricardo at ang bango pati. Pati yung sawsawa namin, mayroong pipino, saka sibuyas, may bawang, paminta, at yung sili. Di ba mga katumugot, napakasarap. At itong aming gulay, ito yung magandang gulay yun sa araw-araw. Lalo ito nagbibigay ng lakas sa atin pan ito lagi ang ating ulam.
Mm-hmm. Ang hang. Ang sarap. Ang lakas, ang lakas ng hangin yun. Mm-hmm. Ganun to dito sa patag. Sabaw. Ang sarap rin sa usawan. Yung naman yes, kumpleto ang ano eh. Nakasarap ito itong ano, pipino. Katunggot sa ang sarap. Sarap po. Kain kayo. Marami ito aming nagawa. Oh. Dalawa lang kami ni Katunggot sa nakain nito. Pero pag may dumating, baka matira ng konti. May bigat na ako. Huwag kang magpapabigat. Magaan pa lang. Ito na makasakay sa motor pag ika'y magbigat. Maladong tumain kapag ganito ang ulam. Ganito lang ang ulam natin sa araw-araw. Napakasarap kumain. Yung saging pala, yun. Lupakin natin sa susunod na araw. Ano? Binta na lang natin para may pera tayo. Binta mo na lang ang buo. Huwag na lupakin. Maibili ng pambios natin kung ano ang ano. Kung magkano kita sa saging, bumili na rin tayo ng yes. Lulutuin. Sarap talagang first time ko lang pati nito nagluto pero laging nagluluto ito yung mga ano ko relatives pero ako hindi ngayon lang ba? Mm-hmm. Masarap? Masarap pala ito. God, tingnan ninyo yung kamuting kahoy namin na pinarito sa pure coconut oil. Wala po kayong makitang mantika, di po ba? Di tulad ng ibang mantika nga nanunuot sa laman kapag pinipirituhan natin. Pero itong pure coconut oil, maganda po yung pagkapirito. Tingnan nyo po. Walang makintap. Tingnan nyo. Hindi tulad ng ibang mantika nga talaga nasa loob ng pinipirito yung mga mantika. Sinisip-sip ng laman pero hindi. Tingnan nyo po. Napakaganda. Kaya parang sip tayo sa pure coconut oil. Kaya mga misis, mag pure coconut oil na po kayo. Tulad sa akin, hindi na ako magpapalit pa ng ibang mantika. Diyan na lang talaga sa pure coconut oil. Kasi sipti po siyang gamitin. Tingnan nyo po, walang mantika yung loob. Pero pag iba pong mantika, makita nyo po, paghati pa lang, yan, ang mantika tumutulo-tulo, pero ito wala. Ganun siya ka gandang gamitin. Oh, gulay pa, dong. Ayun, yung ano, bula-bula. Ah, bula-bula. Napakasarap.
natin ang isda. Ito yung kalungkong na maliliit. Pinaksiw ito na pinatuyo. Pinatuyuan. Para pag nihalo sa gulay, ano, okay siya, hindi siya madudurog. Kaya ngayon ang ginawa namin. Paksiw. Naparami yata yung kain ko doon. Paminta. Iba talaga lasa nito. Sarap. Sarap dito yung paminta, sibuyas. Lumapot na rin itong ating gulay. Masarap siya. Yan. Habuaw na natin ito sa malakong. Yan. Ang tawag ani sa Bisaya, nilapuhan, utan. Tapos nilagyan ng lemongrass, sibuyas, at saka luya. Wala nang paminta. Ayan mga katumgots! Tapos na tayong kumain. Maraming salamat sa panonood ninyo sa aming video. At huwag niyong kalimutan mag-like at mag-share at i-share doon sa inyong mga kaibigan para ma-monetize na tayo ni YouTube. Maraming salamat sa inyo. Kita-kita kits tayo sa susunod na video.